Hello mga ka-NFT, so para sa video na to, sisilipin natin itong bagong blockchain game. So please take note, ito po ay click to earn. So yung mga click to earn guys ay high risk, high reward. And 99% guys sa mga click to earn, mga mining games, eh wala na. So meron lang akong dalawang alam na buhay pa at umabot na sila ng, yung isa umabot na ng years. Yung isa siguro mag-iisang taon na rin yun guys, or maring naka-isang taon na. So yung una doon guys, yung Chain of Legends. Pangalawa yung NFT Quest. So, parehong game na to guys, maliit lang yung na-earn mo dyan daily. Yung NFT Quest, yung maximum na price pool nun guys, napakababa. Tapos yung Chain of Legends naman guys, aabutin ka siguro doon ng mga 6 months para maka-ROI. So doon sa mga nakaraan na taon guys, yung mga lumabas na mga mining games, eh kumikita ka dyan ng mga 3% per day. Minsan nga meron pang 5% per day. Naging average ROI mo doon guys, madalas is 1 month and minsan aabuti ka ng mga 45 days. Pero lahat yun guys, wala na yon except nga doon sa dalawang sinabi ko kanina. So maaaring magtatanong kayo bakit click to earn yung ating video. Kasi guys, itong click to earn na to guys, meron siyang free to play version. And doon tayo magpo-focus. So tutulungan ko kayo guys kung anong gagawin nyo para magkaroon kayo ng access doon. So para makapaglaro tayo nito guys, gagamit tayo ng MetaMask. Kung bago pa kayo sa blockchain guys, so hanapin nyo muna sa YouTube kung paano gumawa ng MetaMask wallet. So connect natin dito yung ating MetaMask wallet and under BSC network yung kailangan natin dito. So pag-usapan natin guys yung bawat tabs na meron dito sa game. Pero mag-uumpisa tayo guys dito sa pinaka-interesting kundi itong bank. Kasi nandito na guys yung kikitain natin, magkano yung pwede nating withdraw, magkano pa yung pinaka-price pool. So makikita nyo lahat yan dito guys. So ito yung pinaka-total BNB. So 7.99 BNB. Parang hindi naman siya ganun kalaki, no? Tapos ang number of NFTs daw is around 809. Ang players guys, hindi pa ganun karami. Oh, 471. So medyo bago pa talaga tong blockchain game na to. Ngayon, dito tayo sa right side. Dito natin makikita guys yung mHunt. Dito nyo rin makikita guys gaano karami yung mHunt ng inyong account. So ako currently guys, meron akong 3 mHunt. So wala pa po ako na-withdraw dito. So pang second day ko pa lang ngayon. Now, eto naman guys, makikita nyo dito yung minimum withdrawal. So sa account ko guys, 10 mHunt yung pinaka minimum withdrawal. Pero ang default nyan ay 20. So yung dev team kasi guys, binigyan nila ako ng VIP. So bumaba yung pinaka minimum withdrawal requirement. So para naman sa maximum number ng mHunt, that is 150. So yan na yung pinaka max na number of tokens na pwede nating withdrawin in a day. So para malaman naman natin yung presyo ng mHunt, so meron silang exchange rate dito. So according here guys, 1 BNB daw ay equivalent to 1,000 mHunt. So ang gagawin natin guys, yung 1 BNB natin guys, didivide natin yan sa 1,000 na mHunt. So ang ibig sabihin nito guys, yung 0.001, yan po yung equivalent na BNB ng bawat isang mHunt. So as of today guys, May 20, yung 0.001 na BNB ay equivalent into 33 pesos. So based dito sa pondo na meron ako guys, so 33, so meron na ako 99 pesos. Kaya lang hindi ko pa yan ma-withdraw guys kasi etong account ko guys, minimum withdrawal nga daw po ay 10 mHunt. So please take note guys, medyo mukhang mabilis yung aking earning dito. Pero dahil yan guys, meron akong VIP tsaka merong land na binigay sa akin yung dev team. So eto yung mga benefits ng VIP. So una dyan guys, meron dyan yung function na hunt with all. So isang click ko na lang guys, yung mga heroes ko eh sabay-sabay na yung madi-dispatch or pagpalagay nyo lang parang magmimina. Second, meron akong 10% more mHunt na makukuha sa kada missions. Another benefit guys, discount when hiring a new hunter in the tavern. So mamaya sisilipin natin yung tavern. And next, you get scrolls in world boss victories. So another benefit guys, yung withdrawal fee ay bababa. So instead na 7%, magiging 5% na lang. Itong part na to guys, baka hindi to updated kasi sabi dito minimum withdrawal is 5 mHunt. Pero galing tayo doon sa bank guys, 10 yung nakalagay sa akin. And ito yung sabi ko guys, ang default talaga na minimum withdrawal
ay 20M Hunt. So, ang VIP po is available for 7 days only. So, ako meron pa akong 4 days, guys, to enjoy the VIP. So, eto naman, guys, yung benefits ng land or yung headquarter dito sa game. So, una dyan, guys, meron niyang 10% boost in Hunt. So, tumaas uli yung earnings ko, guys, by 10%. Passive income for 30 days. Paano naging passive income yan, guys? Ha? Kasi po, your hunters will autonomously or automatic po na mag-go na sa hunt. Hindi ko na siya kailangan i-click, guys. Automatic na po na kapag nilagay ko yung aking mga heroes sa land ko or sa headquarters. So, automatic na yon, napupunta sila ng missions. So, another benefit nung land, guys, double life for hunters on the land. So, eto lang yung hindi ko maintindihan dito, guys, ha? Kasi sabi dito, passive income for 30 days lang. Ang presyo nun ay 1 BNB. So, hindi ko sure, guys, kung after 30 days ba, bawi mo na yung 1 BNB kasi medyo malaki yung 1 BNB right now. So, ang presyo ng isang BNB ngayon ay 33,000 pesos. So, siguro naman kinumpute na nila yan at eventually mababawi mo, no? Kasi according doon sa kanilang page, passive income ka lang for 30 days. So, pero naisip ko rin naman, guys, na pwede nga 30 days lang yan. Tapos, yan lang naman yung mawawalang effect. So, permanent na yung effect natin sa double life, tsaka yung 10% boost dun sa ating earnings. So, pag-usapan na natin, guys, kung paano kayo magkakaroon dito nung free-to-play access. So, kailangan natin, guys, gumamit ng referral code. So, itong referral code natin, guys, dalawang tao lang po ang makakagamit niyan. So, ibig sabihin, guys, kahit ilagay ko po sa description section yung code ko o sa comment section, limited lang po makakagamit nito at magkakaroon ng free-to-play access. So, doon sa makakagamit ng code ko, guys, magkakaroon nga siya ng free-to-play access. Tapos, kapag shinare niya naman yung referral code niya, guys, dalawang tao rin lang yung makakagamit noon. Tapos, magkakaroon siya ng extra 2 workers. So, overall, magkakaroon ka dito ng 7 free na workers. So, makikita nyo yun, guys, dito sa menu ng free to play. So, pag-click nyo yan, guys, makikita nyo na lahat dito ng inyong free workers. So, currently, meron ako ditong 5, guys. 1, 2, 3, 4, 5. Lahat yan, guys, pwede mong ipadala sa mission. So, ikiklik nyo lang yan, guys, dito sa palakol. And then, madidispatch nyo na sila. It will take 24 hours, guys, to finish one mission. So, yung akin, guys, 5 hours pa yung kailangan para makabalik sila at madispatch ko uli. So, now, kapag merong gumamit ng aking referral code, guys, magkakaroon pa ako ng 2 extra workers. So, overall, magiging 7 yan. Pero again, take note, guys, ha, 2 lang po yung makakagamit ng referral code ko. So, para magkaroon kayo ng referral code, guys, na magagamit, so, ilalagay ko yung link ng kanilang Discord. Kailangan nyong pumunta doon sa channel ng Discord nila kung saan nagbibigayan ng mga codes. And please take note, guys, magiging active pa lang po yung kanilang free-to-play access this coming week. And ilalagay pa rin lang nila dyan yung magiging earnings para dyan sa mga free-to-play version. So, merong bonus dito, guys, ng mga Summon Stones. Kapag yung 2 referral mo, guys, let's say gumasto sila ng 0.3 BNB, magkakaroon po kayo ng isang Summon Stone. So, yung Summon Stone na yan, guys, para ka na rin dito nagkaroon ng paid hero. So, makakapag-summon ka dito ng kanilang hunter. So, kapag yung hero mo nanggaling dito, guys, meron ka na dito talagang ma-earn na mga M-Hunt. Now, meron naman tayong option na magbayad para makapag-summon dito ng mga heroes or tinatawag nilang hunters. So, ang presyo nun ay 0.02 BNB naman. So, yung mga imimint natin na NFTs dito, guys, meron yung mga rarity. So, nandito po yung table para doon sa chance ng rarity nila. So, let's say meron na tayong mga heroes. So, pag-uusapan naman natin kung anong gagawin natin doon sa mga heroes natin. So, kapag nakapag-mint na kayo, guys, o kaya nakakuha kayo doon sa mga summon stones ng mga hunters, so, pwede nyo na silang ipadala sa mission. So, click nyo lang dito sa taas, guys, dito sa mission. So, yung akin nga, merong VIP, guys. So, meron akong option dito, guys, hunt with all. So, pwede kong i-click yan. So, ngayon, guys, wala akong idea kung paano ba kapag walang VIP.
So, dapat ba isa-isa yung pag-click or meron dyang i-click tapos isa-isang i-dispatch? So, ito guys, kiklik ko na hunt with all. So, you are to send all your hero to a mission. Are you sure? So, okay ko na yan guys. Tignan natin kung anong makukuha ng mga heroes ko. So, ayan. Nakakuha ko guys ng 2.2M hunt. So, magkano yan? Dahil nga 33 pesos yung ano natin, no? Yung presyo ng BNB right now. So, mga 66 pesos din yan. So, again, this game is click to earn. So, high risk, high reward po ito. So, another way para kumita tayo dito guys, dito sa battle. Pupunta kayo dito. So, dito sa battle guys, pwede tayo makipag-PVP. So, click nyo guys dito sa fight enemy. So, meron dito ang PVP, pero meron niyang taya. So, ina-assume ko dito guys ha, na kapag natalo tayo, eh, mawawala na yung tinaya natin na 1M hunt. Hindi ko pa nalaro to guys, pero ia-assume ko na lang na kapag nanalo naman tayo, syempre, balik taya, tapos dun sa tinaya ng kalaban natin, may porsyento tayo doon na makukuha. Na kung gusto yung mag-practice guys, meron naman pong option dito, lalabanan lang natin yung AI. So please take note guys, nga pala dito kailangan natin dito ng 7 na heroes or hunters. So ako meron akong 7 galing doon sa Summon Stones. So lahat po to ay binigay ng dev team. So kung meron kayong more than 7 guys, pipili kayo ng 7 na ilalaban nyo dito sa battle. So panghuli na guys, dito sa headquarters. So kapag meron kayong land na binili dito, pwede kayong pumasok dito. Sa last option dito, click nyo yung enter headquarters. And then, pwede nyong equip dito guys yung mga heroes nyo. And automatic yan guys na magmimina itong mga hero nyo na to. So, according dito guys, for 30 days, ha, makakakuha ko ng 3 na M hunt per day. So, that's it for me guys. Yan yung experience ko dito sa game. So, 2 days ko pa lang siya nilaro. So, maaaring meron akong mali, meron akong di masyado naintindihan. Pero ang pinaka-importante dito guys, masubukan nyo and makasama kayo doon sa mga magkakaroon ng free-to-play access. And again, coming this week pa lang yung free-to-play access para doon sa mga gagamit ng referrals. So make sure guys na mag-join kayo do sa kanilang Discord. Ilalagay ko yung link sa description section ng ating video para pwede kayong magpasahan doon ng inyong mga codes. So kayo guys, what do you think about Medieval Hunt? So susubukan nyo ba? Mag-attempt ba kayo magkaroon ng free-to-play access account? So thank you so much guys for watching this video. I hope po na na-enjoy nyo. Kung nagustuhan nyo ating video, don't forget po to hit the like and subscribe button. So ingat po kayo. God bless and see you next time. Bye!